guys, welcome to my YouTube channel. My name is Marcel Sanose at isa po akong licensed real estate broker based here in Metro Manila. So kung bago ka sa channel ko, please don't forget to like and subscribe and pakiclick na rin po ang notification bell para updated ka sa mga susunod ko pang mga videos. So for today's video, isi-share ko sa inyo yung registration na ginawa ko sa DHSUD or yung Department of Human Settlements and Urban Development. Dati po siyang HLURB or yung Housing and Land Use Regulatory Board. O, diba? Kanabisa po. So, nagkaroon na po ng merge yung HUDCC at yung HLURB. Kaya naging DHSUD na daw po siya ngayon. So, yung landmark ng DHSUD is yung City Hall ng Quezon City. So, madali nyo lang siyang makikita. So, mabilis lang naman yung registration. So, lahat ng real estate salesperson at real estate broker, kailangan po natin magpa-register yearly and as early as November po yan at end ng December. So, minsan na okay yung hanggang first week ng January, pero yung second week parang may penalty na po na mga around 200 na penalty kasi ako dati. Yan, sa video na to, i-share ko sa inyo yung step-by-step na ginawa kong registration. So, keep on watching. So, yung first step is kailangan i-prepare nyo na po lahat ng mga requirements nyo bago kayo pumunta sa DHSUD. So, pwede nyo naman i-download na lahat ng forms na kailangan doon at pwede naman na pagpunta nyo doon, magpa-photocopy kayo doon. So, pero naman din sila and doon na rin kayo mag-fill up and sign nyo yung mga forms na kailangan. So, yung mga requirements naman is kailangan dalhin nyo po yung mga requirements at kailangan kumpleto, kailangan meron kayong dalawang 2x2 na recent color photos and kailangan din yung photocopy ng PRC ID or yung certificate and papakita nyo po yung original, kunin lang naman nila yung photocopy and kailangan nyo po yung photocopy ng bond pero yung original yung kukunin nila and yun, yung photocopy ng OR. So, ito yung babayaran nyo sa cashier. So, paki-fill up and sign lang lahat ng mga forms na kailangan. So, yung pinakaiba lang naman ng sa salesperson, kailangan niya yung letter of engagement. Yun, kailangan may sign dun yung mag-broker nyo. Okay, so yung so, kailangan magbayad na rin kayo ng surety bond. So, meron din naman doon mismo sa DHSUD. Yung sa salesperson, pag lifetime, nasa 1,000 and yung yearly is around nasa 400 or 500 yearly. And sa broker naman is 650 yung yearly, pero pag lifetime naman is 5,000. To present nyo na lahat ng mga requirements dun sa personal in charge, so i-evaluate nyo lahat ng mga requirements na dala-dala nyo dapat ay kumpleto na. Then, wait na lang kayo ng order slip. So, yun yung babayaran nyo naman sa cashier. Step 3 is yung order slip na ibibigay sa inyo ng personal in charge. Kailangan bayaran nyo po yun dun sa cashier. So, sa salesperson, mga around 288 something. And sa real estate broker is 720 po yung binayaran ko nun. Step 4, after nyo magbayad dun sa cashier, kailangan nyo naman pong photocopy yung resibo. So, yung original, ikikip nyo po yun. Then, yung one photocopy naman ay ibibigay nyo dun sa personal in charge. Sa salesperson, kailangan yung dalawa yung kopya na kailangan yung ipaprint. Step 5, ayun na, wait na kayo ng inyong ID. So, sa katagal-tagalang panahon, ngayon lang din kami ulit nagkaroon ng ID. So, yearly po yung registration natin dito para maiwasan natin yung mga penalties. Thank you for watching. See you on my next video. Bye!